Magandang hapon sa News 5 Alerts. Hindi maaaring tanggalin sa minimum health protocols ang paggamit ng face shields. Yan ang iginiit ni Health Secretary Francisco Duque III kasunod ng mga panawagang tanggalin na ito sa health requirements. Sabi ni Duque, maraming pag-aaral na nagpapatunay na epektibo ito bilang panangga sa virus. Taliwa sa sinabi ng ilan. Giit pa ni Duque, ang mga bansang hindi gumagamit ng face shield gaya ng Amerika at United Kingdom ay matataas ang bilang ng hawaan. Ang pagsusuot din ng face shield ay dagdag proteksyon lalo na para sa mga senior citizens na kalimitang nauospital kapag nadapuan ng COVID-19. Hindi pa posible ang pagbabakuna sa mga edad 12 hanggang 15 gamit ang Pfizer vaccine. Ayon pa rin ito kay Health Secretary Francisco Duque III, kasunod ng anunsyo ng Food and Drug Administration na pwedeng gamitin ang vaccine brand sa age group. Paliwanag ng kalihim, kulang pa kasi ang supply ng Pfizer vaccine sa Pilipinas. Prioridad din daw mabakunahan ng senior citizens. Kailangan din daw sundin ang vaccine rollout prioritization formula ng gobyerno. Pero pagtitiyak naman ni Duque, sisimulan ang pagbibigay ng Pfizer vaccine sa mga nakababata oras na maging sapat ang supply ng bakunang Pfizer. Para sa iba pang mga balita, pumunta lang sa news5.com.ph at sa News 5 Facebook page. Ako po si Maricel Halili. At narito naman ang mga balita sa Frontline mamaya. Mga barangay chairman na malulusutan ng mass gathering at events kung saan malinaw ang paglabag sa health protocols, pinapaaresto na ni Pangulong Duterte. Sa 1,000 pamilya, nawala ng bahay matapos ang sunog sa port area sa Maynila. Pag-apula sa apoy na kumalat sa halos isang buong barangay, inabot ng 9 na oras. At Pinoy Sakuragi Mark Pingris, emosyonal na ikinuwento ang kanyang saloobin sa desisyong magretiro na sa PBA matapos ang 16 na taon. Yan at iba pang mga balita at impormasyong hatid ng inyong kasangga sa Pagbabalita. Frontline Pilipinas, mamayang alas 5:30 ng hapon.